Kita mo ako, from 200 pesos. May sarili na akong bahay ngayon. Oh, kita nyo. Kupahan. Grabe. May negosyo. So, ganun lang. 200 pesos, may puhunan, ha? Yeah. Nagugutom na ako. Eh, isan ba pwede tayong kumain na affordable? Yung alam mo na, yung mga nag-a-apply na seaman, di ba? Teka, nasaan mo tayo? Nandito sa kahabaan ng kalaw, nakikita mo naman, no? Ayan. Ayun yung agency ko dati. Ayan. Magsaysay. Ayan. Yung 7-Eleven, nandun din. Oh. Actually, meron akong alam. Makakainin natin, mura. Wala pang 100 eh. Saan? Dito tayo sa ano, mag-co-op. Parang hindi ko pa ata alam yun. Ano ba yung mag-co-op? Actually, mga ex-crew lang yung mga nag-stay doon. Actually, parang bed space yun. Tapos sa ibaba nun, may restaurant. So lahat, pwede kumain ng mga seaman? Oo. Seaman, aplikante, saka... Kahit sino? Kahit sino. Yung walang trabaho, may trabaho. Picture ako. Sila picture ka? Libre ako na. Dila mo, ako pa pumansin sa'yo. Ang pangalan ni sir? Belito Ikayan, sir. Oo, oh, oh. Belito Ikayan. Bagong hire. Bagong hire ka? Bagong hire. Storekeeper. Wow. Illustrator. Kailan alis mo? Wala pa ang speed yun, sir. Hindi ka pa ba kumakain? Anong oras na? Kami rin eh, nagugutom na. Tara, pabig sa amin. Sama ka muna sa amin. Ito, ikaw malilibon sa amin eh. Ito na yung sinasabi kong masarap at mura. Ayan. Ito pala yung mag-co-op house. Ayan. Mag-co-op house. Itong address guys ha. Red Anchor's Chicken. Red Anchor's Chicken. Oh, tara. Kitchen, sorry. Kitchen. Yeah, Red Anchor's Kitchen. So, uy. May mga kainan dito. Oy. Dito ka rin ba kumakain? Oo. Kumakain eh. Napaka-affordable dito, sir. Oo. Magkano 'yan, sir? 70 pesos dalawang ulam na. Oo. Tapos yung tubig, ano 'yan? Dala mo. Lemon juice. Kanina 'yan. Dala mo? Hindi po. Galing din po. Galing din diyan. Meron din lemon juice diyan. Meron din. Ayos ah. Dito. Oo, saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Ngayon po sa Okada, pero ngayon Okada. Po nag-apply po ako sa Magsaysay at nakuha po ako sa Saga. Anong pangalan mo? Ryan po. Ryan, okay. Oh, nice to meet you muna. Ha. Shout mo muna yung mga taga-Okada. Taga-Okada at mga kaibigan mo dyan. Enjoy ha, enjoy. Enjoy your lunch. Lunch, okay. Pasok tayo ngayon sa paborito kong restaurant dito sa Kalaw. Pag lunch time, mayroong mga tuntugan. Acoustic. Okay. Dito kami ngayon sa kakain. Ayan, mga nag-apply nating mga kababayan, mga nag-board na malalayo. So, exclusive sa mga crew ng Magsaysay yung mag-co-funding. Pero ito, kahit sino pwede kumain. Magandang araw po ulit sa inyo lahat guys. Si Rinel Banda to na buhay sa Cushing. Kasama natin si Chef Winston. Hi guys. At anong pangalan ng iyong restaurant? Welcome po sa Red Anchor's Kitchen. Bagong kainan ng mga seaman. Bali matatagpuan to guys dito sa kahabaan ng Kalaw. Pagkalagpas lang po ng 7-Eleven, lalakad lang kayo ng konti sa Cortada Street. Cortada Street po. Oh, first time ko actually na kakain dito at matagal na ako dito sa Magsaysay. Na seaman. Pero hindi ko pa alam tong restaurant nyo na meron palang ganito dito. Yes sir, actually matagal na to. But dati kasi medyo exclusive siya sa Magsaysay. But since I take over way back 2 years ago. Okay. Ang ginawa ko, in-open ko sa lahat ng seaman. So, lahat ng seaman, open po kayo dito. Maganda yung facilities natin, aircon na. And then, sobrang mura po na ulam natin. Dalawang ulam, isang rice, isang meat dish, and side dish. Okay. 70 pesos lang po. Okay. So, talagang affordable. Ang seaman din ako dati, I've been a seaman for 13 years. Dati, pinapahay ko 12 to 15 lang a day. But now, mayigit 500 na. Hey! Grabe. Wow. At saka magandang inspirasyon yan ha, no? Sa mga seaman dyan. No? Kita nyo, ito si yes. Chef, nagkaroon ka ng negosyo. Yes, sir. Grabe. Gaano kahirap ito na pinagdaanan mo? Siyempre, hindi naman basta-basta yan. Kasi siyempre, lahat tayo, di ba? Laging wala sa pamilya. So, ang ginawa ko, unang negosyo na ginawa ko, yung kabina ni Mayor. Okay. Boarding house siya. Oo. It's 40 capacity. Oo.
Nung nabuntis si Mrs., sinaungupahan lang din kami. So, ginawa ko, bumili kami ng bahay sa Marina Santa Ana. Masyadong malaki sa 6-bedroom. So, ginawa ko, yung 5, inaupahan ko sa mga seaman pa rin. So, it's exclusive din sa seaman. Pero until now, buhay pa rin yan. Yeah. It's still operation. Wow, grabe. Kailan ka, chef, nag-decide na mag-retiro sa pagbabarko? 2 years ago. So, when yung Red Anchor in-offer sa akin na magsaysay to become a concessionaire. Yes. Kasi tatlong branch tayo eh. So, isa dito, isa sa Mabini. And then isa sa Tansan Cavite. Wow, grabe naman. Yung center ng magsaysay. Ang dami mo palang restaurant, chef. Actually, bata pa ako, gusto pang sumakay eh. Dito lang ako nagtataka, bakit gusto mo pang sumakay eh? Biro mo, may negosyo ka na. At saka nandito na yung family mo. Oo nga, pero syempre tayo mga seaman. Nami-miss din natin umikot sa buong mundo. Okay. Very inspirational kasi yung mga seaman na gusto rin mag-retiro eh. No? Yeah. At ito rin lang magiging fallback pala nila. Eh, ang mga advice ko na sa nila, sa negosyo kasi kahit may pera ka, hindi yan agad-agad eh. It takes time. Fail ka. Ang dami kong negosyo din actually lumakad. Pero failure. Pero ngayon, parating ang panahon talaga na yung para sa'yo, bibigay ng Diyos. Kaya I think that's it. At saka ang mabuti nito, hindi ka sumuko. No? Totoo yan. Patience talaga sa pagninegosyo. Okay, chef, gusto ko lang malaman kung ano ba ang may papayo mo doon sa mga seaman na gustong magnegosyo at sa mga aspiring seafarer din na gustong sumakay ng barko. Ma-advise ko lang sa kanila, lalo na sa mga baguhan. Kasi way back 2006, nung bago lang din, actually hindi ako taga rito eh, from Mindanao. Pumunta ako ng Maynila, wala akong pera. Wow. I only have 200 pesos. So, ang daming ano, gusto ko lang talaga mag-chef sa barko. So, 200 pesos, pumunta ko Maynila, and then ang daming mga gastusin. So, utang dito, utang doon. Hindi ako nag-give up. And I try harder. And then eventually, after 3 months, nakasakay ako ng barko. And then eventually, after 13 years, ito na ako ngayon. So, pag kung wala kayong pera, never give up. Gawin lahat. Kung ano yung gusto mo sa buhay, kung ano yung pangarap mo. Just keep on pushing na someday, may awa ang Diyos. Lahat ng pinaghirapan mo, makakamtan mo. So I hope this my story will inspire other aspiring seaman. No? Kasi mostly ng mga seaman natin galing pa ng probinsya eh. Oo nga, oo. So, yun, wag kayong, wala kayong pera, wala kayong pangastos. Talagang, tiwala sa may kapalo. And then, everything will follow. Yeah. Chef, maraming salamat sa panayam na ito at malaking tulong na naman itong vlog na ito para sa mga nangangarap na makasakay ng barko at yung mga seaman na gusto ring magnegosyo balang araw at makapagretiro, makasama ang pamilya. Maraming salamat, yes, Chef. Yes, sir. Thank you for coming on. Then guys, Chef Winston. Bye-bye po, guys. Bye.